Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba itama ang koneksyon natin ng exhaust pan natin pag nag-connect tayo dito. Halimbawa, yung ikot niya ay pabuga. Ibig sabihin, naka-clockwise siya. Ganito yung ikot ng exhaust pan natin. Nakaganito siya. Or clockwise yung ikot niya or forward. Ito ay gagawin nating parto sa una kong video dahil hindi ko binaliktad ang koneksyon nito kaya naka forward siya. May nag-comment na si Tranquilino Inorio, shout out sa'yo. Ito na yung tinatanong mo, bakit pabuga? Hindi, nakalimutan ko siya ibaliktad, kaya pag ganito yung ikot ng ano niya, pa-clockwise or forward. Ngayon, gagawin naman nating ano siya, counterclockwise, yung ganito ang ikot niya. Ito ay counter clockwise or reverse yung ikot niya. Ngayon iko-connect muna natin to, pero ang tamang koneksyon nito guys, ito yung koneksyon niya, ito yung koneksyon ng ano natin, ng motor. Yan motor ito. Ito yellow, green at saka brown. Ito yellow, green at saka brown. Sa isang video, makikita nyo dyan yung kinunik ko. Ito connection dito sa yung brown natin connected sa ano natin, kapasitor. Yan. Tapos, connected yung brown natin, connected sa switch. Switch to saksakan na yan. Yan. Tapos ito yung brown. Ay, itong yellow. Pupunta na yan dito. Diretso na. Magkasama yan sila rito sa saksakan. Ito yung common. Ito yung line. Yan. Ito yung plug. Ito 20 volts. Ayan. Ngayon, ayusin natin ito. Para makita nyo kung ano mangyari kung pabaliktad yung ikot niya. Ito yung switch niya. Ito yung kapasitor na 1 UF. 1 UF guys. Pero gagamitan ko lang ng 4.5 UF. Kasi nagamit ko na yung 1 UF. Ito na lang, pero pwede naman ito pang ano lang, pang demo. Pero wag niyo gamitin ito dahil 4.5 ang gagamitin niyo na kapasitor ay 1 UF. Kagaya nito yung itsura ng 1 UF natin na kapasitor. Yan, yan ang itsura niyan. Ito ay sa spin motor at saka sa was motor. Ito, ito yung sa was motor. Ito yung sa spin motor natin or sa dryer na motor natin. Ito yung sa was motor natin. Ngayon, i-connect na natin to guys. Connect natin dito. Kahit saan naman dito, walang problema. Magkabaliktad.
Doon sa una kong video guys, ito ay gagawin kong parto para maliwanagan kayo. Ito yung dilaw, ito yung sa ano natin, common. Ito nakikita nyo sa common yan. Ngayon lagyan natin ng tip. Maglagay muna natin ng tip sa isa, kasi i-connect natin dito sa brown. Ito ay dire-diretso na sa linya. Ito, dudugtungan ko lang dahil maiksi. Lagyan natin ng tip lagi para hindi tayo ma-electric shock. Tapos dito muna natin i-connect sa brown kung ano mangyayari, kung tama ba yung ikot niya o hindi. Ngayon naka-connect na natin guys. Ito connected na. Dito natin kinonek sa brown mula sa switch. Ito di ko na din sa switch, diretso na ito para mabilis. Pero ito may switch na, kagaya nito yan. Kung makita kayo, may lube dyan. Yan yung nihila. Yan, nihila yan. Ito yung switch nya sa ano natin, dito sa exhaust pan natin. Ngayon i-connect na natin kung tama yung ikot nya. Bali dito na tayo mag-on at saka switch. Ngayon, ikutin na natin. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, clockwise, tama yung connection natin. Ito yung tamang connection. Ayan. Ibig sabihin, brown, naka-counter clockwise siya pag ganito yung ikot niya. Ayan. Nakita nyo pa reverse yung ikot nya or counter clockwise. Ngayon pag, paano naman pag nagkamali kayo sa pagtapping? Ito yung pag nagkamali naman kayo sa pagtapping nito guys, tanggalin muna natin dito. Ito yung papunta sa ano, yan yung papunta sa line, sa line natin na papuntang kapasitor. Balik tayo natin dito, natin ilagay sa green kung ano mangyayari. Halimbawa nagkamali kayo ng tapping, malalaman nyo kung ano ang mangyayari. Nilagay natin, saksak natin dito. Tingnan natin yung ikot, ilagay natin dito. Dugo yung ikot nya. Yan, naka forward nya siya or naka clockwise yung ikot nya. Pag halimbawa ganito, kung gagawin nyo lang, babaliktarin nyo lang yung linya. Yan, pag nagkamali ang ikot nya, pag naka-forward, kailangan naka-clockwise siya para pahigop. Makikita nyo yan sa isang video, hindi ko lang nabaliktad dahil nakalimutan ko baliktarin. Ngayon, pinatayin natin. Ngayon, pag nagkaganito, na kagaya ng sabi ko, pabuga or forward, clockwise ha, pag ganito ikot nya. Ayan. Ayan. Sa isa kong video, hindi ko nabaliktad. Kaya, babaliktarin natin. Kaya, ginawan ko ng parto. Ganun lang yan guys. Ayan. O, dito tayo sa ano, ito yung tamang connection. Ayan. Halimbawa ito, mula sa switch, tinaping mo rito sa kabila. Ilipat mo lang dito sa kabila. Yan. Kagaya nito, ito nakatap sa, ito yung nakatap sa green.
Ngayon, babaliktarin mo lang yan. Yung green, ilipat mo rito sa... Ilipat mo lang rito sa ano? Dito, sa brown. Tanggalin mo siya sa green, tapos ilipat mo siya sa isang linya. Yan ang tinatawag na naka-forward reverse yung motor natin. Ganun lang yan guys, pag nagbaliktad. Maitatama nyo yan. Ngayon, naka, yan ang tama na connection. Yung ano natin, naka-connected siya sa brown mula sa switch natin. Ngayon, isaksak natin. Andarin natin ulit. Yan. Mandar siya kahit 4.5 microfarad yung kapasitor niya. Ito yung kapasitor niya ay 4.5. Ngayon yung ano niya, buga niya, pahigop na. Pahigop na siya. Kanina dito. Ngayon pahigop na dito na. Ganun lang yan guys, babaliktarin nyo lang. Madali lang siya ayusin. Kung hindi tama yung ano niya. Halimbawa ito, connect siya sa green. Ito yung brown mula sa switch. Babaliktarin nyo lang sa kabilang linya. At tama na yung ikot ng ano natin, ng motor natin. Sige guys, salamat sa panonood. Ganun lang yung gagawin nyo pag nagbaliktad ang ikot ng motor ng exhaust pan nyo. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.